Samtala mga kasambahay, pasintabi po sa ating mga kasambahay, patubayan po ang inyong mga anak sa mapapanood. May mga larawan po tayong ipapakita na sensitibo. Pagigabayan po ang inyong mga anak, pasintabi rin po sa mga nananangalian ngayon. Samantala, makakausap natin sa kabilang linya si Miss Sarah May Sheikh ng Cotabato City. Nais niyang humingi ng katarungan sa di umano'y pamamaril sa kanilang dalawa ng kanyang kinakasama na naging dahilan ng pagkamatay ng huli. So, on the phone, let me call Ma'am Sarah May Sheikh ng Cotabato City, no? Can we... Pwede, nasa line na po ba? Ma'am Sarah? Nandiyan po ba kayo, Ma'am Sarah? Hello po. Okay, Ma'am Sarah, magandang hapon po sa iyo. Okay. Magandang hapon, sir. Ako po si Colonel Piñones. Kasama ko po dito si Colonel Obar and of course si Attorney Roque at of course si Yusica Dino ng DILG. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo, ma'am? Ano po ang nangyari? Nangyari po, sir, yung binaril kami doon sa bahay ng kaibigo. Gusto kong humingi ng tulong para makuha agad yung ustisya ng pagkamatay ng asawa ko. Okay, Ma'am Sarah, kayo po ay binaril kasama po yung asawa nyo, sabi nyo po? Opo, binaril kami. Okay. Habang kumakain kami. So, namatay yung asawa nyo, ma'am? Opo, namatay okay. po yung asawa Ma'am, ganito po, nakilala nyo po ba yung suspect sa pamamaril, ma'am? Opo, nakilala po. Okay, ma'am, ganito po. Yung kaso po ba na isampa nyo or nakapagreklamo na po ba kayo sa pinakamalapit na police station? Hindi po ako nakapunta pero pinuntahan ako ng police station sa Cotabato City sa Papa 2 nung nasa regional pa ako. Ah, okay. So, kailan nangyari ito, ma'am? Nung November 18. Ah, November 18. So, bago lang, ano? 3 days ago, November 18, ano? Thursday ng gabi. Night. 4 days ago. Meron ba tayong ano, resource person na pwede natin kausapin para at least maipa-assist natin, ano? Ay, okay, connected si ano, Police Captain na Rustom Pastolero, the COP ng Station 2 Cotabato City. Magandang hapon sa iyo, Captain Pastolero. Sir, magandang hapon po, lalo na sa tagapakinig natin ngayong hapon. Okay, napaka magandang hapon sa iyo, Captain Pastolero. So, alam mo yung kwento nung kasong ito, ano? Opo, sir. Ito'y nangyari noong November 18 po. Okay, ano ang pwede nating tulong na maibigay dito sa biktima, kay Ma'am ano? Kay Ma'am Sarah. Opo, sir. Nakunan na natin ng statement yung biktima at yun nga, salamat tayo kasi willing naman siyang mag-file ng kaso. Ang hinihintay na lang ng investigador natin ngayon, sir, yung certificate of confinement niya at saka yung death certificate ng kanyang husband para ma-file na natin yung kaso. Okay, ganito Captain Rustom Pastolera, ano? Tingin ko medyo baka nahihirapan sila pumunta diyan. So siguro medyo mag-extra mile tayo. Pwedeng pakipuntahan na lang siya, puntahan si Ma'am Sarah sa bahay niya kung saan siya naka-confine para tulungan na natin makuha yung lahat na documentation na kailangan sa pagpa-file natin ng kaso. Yeah. Yes, sir. Yun po ang gagawin natin, sir. Okay, Ma'am Sarah May. Sir? Ma'am Sarah May, narinig niyo po yung sabi ni Captain Rustom Pastolero. Yung ating pong kapulisan ay pupuntahan po kayo. Nasaan po ba kayo ngayon, ma'am? Hindi ko masabi kung nasaan ako, sir, kasi natatakot ako. Ay, ganito po, ma'am. Wag po kayong matakot, ma'am. Anyway po, wag niyo pong ibababa yung telepono niyo mamaya. At yung number niyo po ay ibibigay namin mismo kay Police Captain Rustom Pastolero para po kayo ay kontakin, at least mapuntahan po kayo. Huwag po kayo matakot, i-assist po kayo at bibigyan po kayo ng siguridad para po maisampa natin yung kaso. Yes, sir. Okay. So, kasi napakahalaga, ma'am, no? Napakahalaga na makuha ang statement po ninyo, no? Kasi kailangan po ang dokumento sa pagsampa ng kaso, ano ho, laban dito sa namaril sa inyo at nagpumatay sa iyong asawa. Kasi po, kung wala po kayong pinirmahang dokumento, kung wala pa kayong affidavit complaint, ay hindi po tatakbo ang kaso. Kaya napakahalaga po na makipagtulungan po kayo, makuha na po kayo ng complaint affidavit ng ating PNP dyan para umusad ka agad at magkaroon ng warrant of arrest at ma-arresto po itong namaril at pumatay sa iyong asawa. Ano ho, ma'am? Opo, kasi hindi po ako makaprocess kasi na-admit pa ako tapos humingi ako ng tulong kay Ma'am Janet.
kasi hindi ko alam paano kukontakin yung papa to. No, wag po kayo mag-alala, mama, no? Off the line po, no? Off the air po, kayo po ay pagkakausapin. At pag nalaman po kung nasaan po kayong ospital, pulis na po mismo ang pupunta sa inyo para po makahanan kayo ng stipend. Ano po, ma'am? Opo, sir. Alright. Okay, Police Captain Rostom Pastolero, nandiyan ka pa ba? Rostom? Opo, sir. Actually, sir, hawak ko ngayon, sir, yung sinumpaan niya ang yung kanyang statement. Di pa niya ito na pirmahan. Pirma na lang yung kulang dito at saka yung mga medical na certificate na kakailangan. Okay, ganito, Rostom, ang gawin natin. Ano, unang-una, siya kasi natatakot sa buhay niya dahil siyempre nga naman, pinagbabarel, namatay yung kanyang asawa. So, ang pinakamagandang gawin natin dyan, ibibigay namin yung contact person ni Ma'am Sara, puntahan niyo na mismo siya. Okay? Puntahan niyo na mismo siya and tulungan niyo kung ano yung mga kailangang ayusin na mga papel para ma-file na rin yung kaso. And of course, pwede ba natin bigyan siya ng ano, i-monitor yung kanyang security dahil hindi natin alam kung sino yung suspect diyan, hindi natin alam kung gaano kadelikado yung suspect. Pakibigyan siyang seguridad para at least ma-file natin yung kasong maayos yan. Baliwanag ba yun, sir, Captain Rosto? Sir, konting tanong lang kay Captain Pastolero. Captain Pastolero, konting katanungan lang. Based sa inyong investigation, ilan ang suspect, no? Ilan ang suspect na papailan nyo ng kaso dyan sa usaping ito? Yung nakilala lang ng witness natin, sir, ay iisa, pero yung may kasama pa niyang hindi nakilala. So, bali, magjando lang tayo, sir, muna doon sa isa. Ah, okay. So, yun. Dalawa pa lang ang papailan ng kaso. Siguro, ano, Captain Pastolero, gawin nyo, talagang tuloy-tuloy ang investigasyon. Yes, sir, yes, sir. Para tulungan natin, para makilala natin kung sino pa yung mga kasama ng suspect na ito. Ma'am Sara? Yes, sir. Okay, narinig niyo po yung sabi ni Chief of Police po ng Police Station 2. Mamaya po, tatawag po siya sa inyo at pupuntahan po kayo mismo para ma-assist at mabigyan po kayo ng seguridad. Yes, sir. Salamat, sir. Okay. Ma'am Sara May Shaik, salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong mag-alala at tutukan po natin ang inyong reklamo. And of course, pasalamatan natin si Captain Rostom Pastolero. Mabuhay ka, Rostom. So, paki-assist yung ating biktima rito. And para naman, ano, mabigyan ng hustisya yung pagkamatay. Yan po. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Captain Rostom Pastolero. Mabuhay ka, keep safe, God bless sa iyo. Talagang nakakatuwa rin, ano? Talagang, yan ang sinasabi natin, ano, na may mga, dapat yung agarang ma-actionan talaga. Yes, sir. Yung ganitong mga problema. Yes, sir. Sa ganitong mga pagkakataon, sir, katulad niya, may mga krimen na nangyari. At talagang maligaya na para sa mga biktima, ma-actionan kaagad ng PNP itong kanilang gusto, no? Ma-file ng kaso at eventually ma-aresto itong mga naging suspect. Kaya kanina medyo yung ating ano, yung ating biktima, medyo nababagalan siguro, 'yun ang sinasabi niya, pero may isang ano rin naman kasi doon dahil unang-una hindi pa mapuntahan, ayaw niya rin sabihin kung nasaan siya. Yes, sir. Okay.